Mga kababayan, today as of 5 p.m., no, tayo po ay nadagdagan ng 20 na confirmed na COVID virus carrier na tagalungsod ng Maynila. Ang total na po natin ay 432 na COVID-19 virus carrier na tagalungsod. Meron naman tayong suspected na bago na 45 sa lungsod ng Maynila na PUI. Ang total po natin ay 601 na po ang PUI sa lungsod. At meron naman tayong total na isa na probable PUI. At meron na po tayong dalawang namatay, confirmed na namatay na PUI, na suspected PUIs. At 47 na confirmed virus carrier na matay na po. Sumalangit na ang kanilang kaluluwa. Ang inyong lingkod po ay nakikidalamhati sa pamilya ng mga naulila ng 47 na virus carrier na sumakabilang buhay na. Sa kabilang banda, meron naman tayong 56 na gumaling na sa ating lungsod. Na dating may COVID-19 virus, ay ngayon po ay nasa mabuti na silang kalagayan. Salamat sa Diyos. Ayan po sa screen ninyo, makikita po ninyo mga kababayan para kung saan area at malaman ninyo yung area nyo ay merong existence ng COVID-19 virus at mga PUI. Sa ngayon po mga kababayan, tayo po ay meron tayong total of na napunta sa ating DQF. 31 na po ang admission. Yung ating pong bagong tatag na pansamantalang paglalagyan, pansamantalang hintayan ng mga PUI sa lungsod kasi pinipilit natin sila na ilayo sa inyo at sa kanilang mga mahal sa buhay para hindi na po sila makaapekto kung sakaling positibo sila ng COVID-19 virus. 31 na po ang nasa Delpan Quarantine Facility. Yun po yung holding area natin. At nakapag-transfer na po tayo ng 6 na positive sa NAS. Ito pong NAS, itong Ninoy Aquino Stadium, ay ginawa po ni Pangulong Duterte para po sa ating mga tagalungsod ng Maynila at ilang bahagi ng Metro Manila na pinamumunuan ng Armed Forces of the Philippines Medical Team. Maraming salamat sa Armed Forces of the Philippines, lalo na sa mga frontliners sa health sector sa division ng Medical Division ng Armed Forces of the Philippines. Mga kababayan, sumunod naman, matapos natin magbigay ng 1,000 pesos na ayuda, ang inyong pamalang lungsod ay katulad na nabanggit ko kagabi, ay 2 weeks ago nag-acquire tayo, nag-imbak tayo ng mga bigas. At yung mga bigas na yun ay in-order natin sa National Food Authority o NFA. At for the past 2 weeks, sa awa ng Diyos, napunan po natin yung ating goal na 50,000 sacks of rice amounting to 2.5 million kilos of rice na binili ng inyong pamalang lungsod. At ito, simula kahapon ng umaga, ay mabilis na napadala na sa mga barangay. At isasaad din namin sa inyo kung sino ang mga barangay later on na nakatanggap na ng mga bigas. Ang rule po, lahat ng nailista ng barangay, pati yung kulang na nailista ng barangay, ay amin pong inaprubahan lahat. So, ibig sabihin, naalala nyo nagbigay tayong 1,000 pesos, meron po mga naiwan. At yung naiwan, isinulat sa amin ng inyong mga barangay official. At yun ay aming inaprubahan as a matter of reconsideration. At kinulang pa rin. At gumawa pa tayo ng panibagong batas para madagdagan pa rin yung mga hindi pa nakakatanggap. No? Pagka ganun pa man, sa ito naman pong ginagawa natin ngayon, ay karagdagang ayuda kung saan ang bawat pamilyang Manileño dapat makatanggap ng 3 kilong bigas. No? Karagdagan konti, may paghari mo na lang tayo mga bigas sa mga panahong hirap-hirap ang buhay ng ating mga
kababayan. Just so you know, nag-umpisa tayo yesterday. Today, ang nabigyan na po natin ng bigas ay 687 barangays. In less than 24 hours, maraming salamat sa ating MTPB. Maraming salamat sa ating mga taga-DPS. Maraming salamat sa mga taga-City Engineering Office. Sila po yung nakikita nyong empleyado namin. Sila po ang umaatang ng 50 kilos na bigas. Panik-panaog, no? Akyat sa truck, baba sa truck, distribute, and so on and so forth. Kaya ang pakiusap ko lang sa mga barangay official, takali nyo na po agad yung bigas at ipamigay nyo na sa inyong kanya-kanyang pamilya. 3 kilos per family. So, ang total po na nabigyan natin sa loob lamang ng 24 oras at check ko po sa inyo, bukas tapos po yan. Tapos po yan bukas. Kasi naka 687 barangay tayo out of 896 barangay sa loob lamang ng 24 oras. So, tingin ko, pagdating ng 12 oras bukas, tapos na po at lahat na nababaan na ng bigas ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ang total na pamilya po niyan ay katumbas ng 482,362. Ang naipamahagi na po natin, 29,353 na kaban ng bigas. So, yan po mga kababayan, as a matter of update. So, pagtitingnan niyo po yan sa loob lamang ng isang araw, halos 1.5 million kilos of rice ang na-distribute po ng inyong pamalang lungsod sa tulong ng inyong mga barangay official. Muli, maraming salamat sa mga barangay official na tumutulong sa inyong pamalang lungsod na maibigay ng maayos ang ayuda ng pamalang lungsod nang walang binaviolate na social distancing, walang binaviolate na curfew, na walang binaviolate na ECQ o yung quarantine policy ng national government. Mahirap, hindi madali, pero magkaganon man, ipinagpapasalamat ko na rin sa mga barangay official. Ang programa maaring hindi perpekto, ang sistema maaring hindi perpekto, pero pag nagkukulang naman ang inyong pamahalang lungsod, base na rin sa request ng inyong mga barangay official, ito namang siyang aming tinutugunan sa abot ng aming maliit na kakayanan. So yun po yung update ni Mayor Isko sa number of cases, yung pong mga PUI at mga probable cases po sa lungsod po ng Maynila. So patuloy pa rin pong tumataas, pero hopefully po napapabagal po natin ito pong paglaki. Pero makikita po natin in the coming days kung ano pa po ang mangyayari. May mga lugar po na mag-iistrikto, pero ito po, kailangan pa rin pong bantayan po ng maigi. So nakita po natin yung pong delivery po na bigas. Like I always say, walang maiiwan sa Maynila. Ganun po ang gustong mangyari ni Yorme Isko. Lahat po mabibigyan, pantay-pantay po. So, yun naman po ang lesson natin dito eh. Ang Pilipino po, kahit hindi ganun kadami ibigay mo, basta pantay-pantay. Basta kung ano yung makukuha ng kapitbahay ko, yun din ang makukuha ko. Para for the sake of fairness. Kasi sa totoo lang po, lahat tayo ngayon ay nahihirapan. Lahat po ngayon ay nagsasakripisyo. Talagang hindi po madali yung panahon ngayon. Of course, some more than others. So, meron po talaga syempre, lalo na yung mga pamilya na may sakit, talagang sila po ang pinaka nahihirapan po sa panahon ngayon. Okay guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Sa brand new day, tuloy-tuloy lang po ang ating coverage. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.